purihin ng Diyos, salamat sa kanyang mga pagpapala sa buhay po natin. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa, lalo tigit sa ating Panginoon. Sa kabutihan ng Diyos na buhay, patuloy po tayong pinagkakatiwalaan na makapaghayag ng kanyang banal at makapangyarihan salita. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa umagang ito. Magandang umaga po sa lahat ng mga tagapakinig, tagapanood. FB Live na ito, muli. Ang iyong lingkod po, Brother Romulo Flores, galing po sa Doropit Poblacion, dito po sa Distrikto Marinduque. Salamat po sa Diyos sa umaga pong ito. Tayo po ay muli mag-aaral, magbubulay-bulay ng kanyang banal at makapangyarihan salita. Kaya sa umaga pong ito, muli binabati ko po kayo ng isang mapagpalang umaga. Ang kabutihan, kapayapaan, kagalakan sa ating puso sa inyong lahat, mga kapatid. Sa umaga pong ito, bago tayo magpasimula, tayo aawit muna sa Panginoon. Awitan po natin ang kanyang banal na pangalan. Papurihan po natin siya sa umagang ito sa pamagitan ng ating awit. Mga kapatid, ang aking boses ay hindi ganun kaganda, mga kapatid. Ngunit inaalay ko sa Panginoon ang awiting ito. Hallelujah! Maawit po tayo sa Panginoon. Hallelujah! 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 Hallelujah, Jesus! Hallelujah! Oh, salamat sa inyo, Panginoon. Hallelujah! Salamat sa inyong kabutihan. Hallelujah! Salamat sa inyong patuloy, Panginoon, na pribilehiyo, na pabor, pagpapala. Hallelujah! Patuloy nga po, Panginoon, sa umagang ito. Patuloy po namin itinata sa inyong aming mga buhay. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Hallelujah! Awitan po natin ang ating Diyos. Hallelujah! 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 Hallelujah, Jesus! Hallelujah! Hallelujah! O purihin kayo, Panginoon. Hallelujah! Pusong dalisay ang aming nais, nalikain, O Diyos, para sa amin. Pusong dalisay ang aming nais, nalikain, O Diyos, para sa amin. Minsan pa, pusong dalisay ang aming nais, nalikain, O Diyos, para sa amin. Pusong dalisay ang aming nais, nalikain, O Diyos, para sa amin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong itinitibok na kayo'y parangalan, ang handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Minsan pa, pusong dalisay. Pusong dalisay ang aming nais, nalikain, O Diyos, para sa amin. Pusong dalisay ang aming nais, nalikain, O Diyos, para sa amin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong itinitibok na kayo'y parangalan, ang handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong itinitibok na kayo'y parangalan,
Ang handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Ang handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Ang handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. You are worthy to be praised. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Salamat po aming Ama, aming Diyos, sa umagang ito, Panginoon. Salamat sa inyong patuloy na katapatan sa bawat buhay po namin. Salamat sa umagang ito, Panginoon, na muli kami may panibagong buhay, kalakasan, panibagong pagpapala, Panginoon, panibagong pribilehiyo, Lord God, sa napakaraming pabor, Panginoon, na patuloy niyo yung binibigay, pinagkakaloob sa bawat isa po sa amin. Salamat po sa inyo sa umagang ito. Salamat, Panginoon, dahil pinagbigyan mo kami, Panginoon, ng panibagong araw na ito, panibagong umaga, Panginoon. Muli kayong mapapurihan, Panginoon, na muli kayong maparangalan, muli kayong masamba, maluwalhati, maitaas, Panginoon, sa bawat buhay po namin. Salamat po sa inyo sa umaga pong ito, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, ang patuloy na pangunguna ninyo, Panginoon, ang patuloy na pagsama ninyo, Lord God, patuloy na pagkilos ninyo, Panginoon. Minsan pa sa umagang ito, Lord God, kung kayo may nakitang karumihan, kasalanan, anumang pagkukulang sa paglilingkod, ang natagpuan nyo sa bawat buhay po namin, Panginoon. Muli sa umaga pong ito kami nagpapakumbaba at nagpapalinis sa papahugas, Panginoon, sa inyong kabanal-banalang dugo. Mula ulo hanggang talampakan, Panginoon, patawarin sa lahat ng aming kasalanan. Patuloy nyo pong gawing marapat ang aming mga buhay, puso, pagkatao, Panginoon, na makalapit ng may kalayaan sa inyong banal na pangalan. Lord God, sa umaga pong ito, sa pag-aaral po, Panginoon, ng inyong banal at mga pangyarihan salita sa FB Live po na ito, Panginoon. Patuloy nyo, Lord God, kaming pangunahan, pagkalubaan ng malawak na karunungan, Panginoon, pagkaunawa sa inyong banal at mga pangyarihan salita, Panginoon. Sa lahat, Panginoon, na nakakapanood ng FB Live na ito, Panginoon, dalangin ko po, Panginoon, ang bawat salitang mahayag sa umagang ito, ipagbigay ng panibagong hamon sa kanilang mga buhay, Panginoon. Magsilbing kalakasang espiritual ito, Panginoon, hallelujah. Patuloy, Panginoon, ito magbigay ng kalakasan sa kanila, Panginoon, hallelujah. Ng pagpapala, anumang bagay, Panginoon, ang kanilang maranasan sa umagang ito sa pamamagitan ng inyong mga salita, patuloy, Panginoon, itong mapahiyag sa kanilang mga buhay na may kalayaan, Panginoon, may kalakasan, Panginoon, may patuloy na pagsama ninyo, Panginoon, may kapangyarihang patuloy na sa inyo nagmumula. Lord God, bilang abang abilipin ninyo, Panginoon, inyong lingkod sa umaga pong ito, patuloy po akong nagpapakumbaba, wala po akong magagawa, Panginoon, kung wala ang iyong pagsama. Kaya naman aming Ama, aming Diyos, sa lahat po ng mga salitang lalabas sa aking bibig, ay patuloy niyong sangkapan ang inyong kapangyarihan, Panginoon. Pawang mga salita niyo lamang, Panginoon, ay patuloy na lalabas sa bibig na ito, Panginoon, upang sa gayon, Lord God, hallelujah, ang lahat ng salitang mahayag sa umagang ito ay matanim, Panginoon, sa pinakamatubang bahagi ng aming mga puso at mga buhay, Panginoon. Dalangin kong patuloy ito, Panginoon, tumubo, mag-uhay, mamunga na napakaraming pagbubunga sa kanila, Panginoon, hallelujah. Isang malaking pakinabang para sa kanila, Panginoon, ang iyong mga salitang mahayag sa umagang ito. Ano mang pagsubok, suliranin, sitwasyon ng aking mga kapatid sa umagang ito, kanilang nararanasan, tulungan niyo po sila. Pangunahan niyo sila, Panginoon. Patuloy niyo silang bigyan ng katatag at kalakasang pananampalataya at pagtitiwala sa inyo. Salamat po sa inyo, Panginoon. Salamat sa umaga pong ito. Salamat sa privilege, sa pabor na ito, Panginoon, na patuloy niyo ipinaranas sa bawat isa po sa amin. Mapag-aralan po namin, mapagbulay-bulayan po namin ang inyong mga salita na patuloy po namin pakikinabangan, Panginoon, habang kami nakikibakas sa sanlibutan ito. Salamat po sa inyo, aming Ama, aming Diyos. Purihin po kayo't dakilain, luwalhatiin ang iyong banal na pangalan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen. Muli, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa, lalo tigit sa ating Panginoon. Muli po ang inyong lingkod, Brother Romulo Flores, galing Duro Faithful Blessing po, dito po sa Marinduque. Ngayon, mga kapatid, tayo po'y mag-aaral ng kanyang banal at mga pangyarihan salita. Kung kayo po'y may banal na kasulatan, makipagbukas po kayo sa akin, mga kapatid, sa aklat po ng ikalawang Timoteo chapter 4 verse 1 up to 4. Ano man salin ng inyong mga Biblia? Sa aklat po ng ikalawang Timoteo chapter 4 verse 1 up to 4. Na ito po ang sinasabi sa salin po ng aking Biblia. Ipinagbibiling ko sa iyo sa paningin ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang huhukom sa mga buhay at sa mga patay
sa pamamagitan ng kaniyang pagpapakita at sa kaniyang kaharian. Verse 2, ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at di kapanahunan. Sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod. O sa ibang salin po ay may buong pagtsatsaga. At pagtuturo, sapagkat darating ang panahon na hindi na nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinantenga at magsisipagbuntun sila sa kanilang sariling mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita. Verse 4, at ihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at babaling sa mga katha. Pinagpala na po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang banal at makapangyarihan salita. Sabi po rito ni Apostol Pablo kay Timoteo, ipinagbibiling ko sa iyo sa paningin ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang uhukom sa mga buhay at sa mga patay sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita sa kaniyang kaharian. Sabi po rito, ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at di kapanahunan, sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Bakit kailangan sabihin ni Apostol Pablo na kay Timoteo na ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at di kapanahunan? Mga kapatid, sa panahon po ngayon, napakarami natin mga kapatid na naliligaw ng landas, lumilihi sa katotohanan, lumilihi sa pananampalataya. Maraming mga bagay na inuuna kaysa sa Panginoon. Sabi pa po, sumuwata ka, sumuway ka. May mga bagay na inuuna, mga kapatid. At dahil ito yung huling panahon na natin, mga kapatid, at yung tanda ng Panginoon na sinasabi sa kanyang banal na kasulatan ay patuloy po nating nararanasan. Sabi po doon, sumuwata ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod. At pagtuturo, mangaral ka na may buong pagtsatsaga. Dahil maraming ang lilihis sa katotohanan. At karamihan dito, mga kapatid, ay mga kapatid dati sa pananampalataya. Magiging abala sila sa mga bagay-bagay. Abala sa pagpapayaman. Abala sa mga bagay na pagpapaunlad ng kanilang sarili. Hindi sa pagpapaunlad ng kanilang pananampalataya. Hallelujah. So, inuutusan niya si Timoteo na ipangaral ang salita sa kapanahunan at hindi kapanahunan. Iniisip ko, mga kapatid, sa umagang ito, di bakit laging napapanahon naman ang salita ng Panginoon? Napapanahon bawat araw, bawat umaga, bawat oras napapanahon ito. Sapagkat may kanya-kanya tayong pinagdaraanan, may kanya-kanya tayong mga suliranin sa buhay, may kanya-kanyang pagsubok, may kanya-kanyang mga bagay na pinagdaraanan. Napapanahon lagi yung salita ng Panginoon. Napapakinabangan. At ito'y sumasaway. At ito'y ibiniling din ni Apostol Pablo kay Tito na mamaya mapadadaan na natin, mga kapatid, na suwayin. Bakit daw po kailangan suwayin? Sabi pero sapagkat darating ang panahon na hindi na nila titiisin ang magaling na aral. Hindi na nila pakikinggan yung salita ng Panginoon. Bagkus pakikinggan nila yung mga bagay na naayon lamang sa kanilang sariling kagustuhan. May mga iglesia sa panahon na ito na ganito yung ginagawa. Nililihis na yung katotohanan. At maraming ang mga, alam po natin, mga kapatid, at hindi lingit sa ating karamahan na maraming samahan ngayon, meron pang isang mga ngaral na talagang nagtatago sa panahon na yun. At ipinaglalaban talaga ng mga miyembro. Lalaban sila ng patayan. Kahit alam nilang mali, o talagang sinasadya nilang yung mali ay panindigan nila. Dahil nga doon sa mga ano na yun, sa isang mga ngaral na yun. Anong po sabi po rito? Hindi na nila titiisin ang magaling na aral. Hindi nila titiisin yung kapag nasasaktan na yung mga damdamin, napapasaringan na, masakit na, pag nasasaktan na sa kalooban, hindi na nila tinatanggap yung magandang aral. Hindi na nila tinatanggap yung pagsaway. Hindi na nila tinatanggap yung pagpapangaral. Hindi na nila tatanggapin yung pagtutuwid, mga kapatid. Kapag tinutuwid, lahat naman tayo kapag tinutuwid tayo, dinidisiplina tayo, hindi maganda sa pakiramdam. Ngunit ito may malaking pakinabang sa mga taong patuloy na nananampalataya dahil hindi sila malilihis doon sa pananampalataya. Kundi pagkakaroon nila ng katinantenga at magsisipagbuntun sila, sabi po rito, sa kanilang sariling mga gurong ayon sa kanilang sariling masasamang pita. So pakikinggan na lang nila yung naayon sa kagustuhan nila, pakikinggan na lang nila yung hindi matatapakan yung pride, hindi matatapakan yung ego. Supposed to be dapat yan tinanggal na noong mga panahong kumilala tayo sa Panginoon,
Yung mga negatibong pag-uugali, dapat noon pa lang itinanggal na. Kaya sabi nga doon sa ikalawang Korinto, chapter 5, verse 17, alagi pag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Kinalimutan na yung bagong lumang buhay. So, tapos to be yung mga ego, yung pride, yung kataasan. Nawawala yung pagpapakumbaba kapag ang tao'y nalilihis sa katotohanan. Kapag ang tao'y nalilihis sa pananampalataya. Sa King James Version, yung nalilihis, sabi doon, nangasinsay, lumilihis sa pananampalataya. Hallelujah! Kaya nga sinasabi ni Apostol Pablo kay Tito, sinasabi po rito sa Tito chapter 1, verse 12 to 14, dahil nga maraming mananampalataya na lumilihis sa katotohanan, sinasabi niya rito, sinasabi sa isa sa ng isa sa kanila rin, ng isang propetang sarili nila, bakit may mga ugali kasi yung mga taga-Kreta na hindi talaga kanais-nais? Bago sila nakakilala sa Panginoon, ito mga pagkakataong nakakilala na sila Panginoon, may pag-uugali pa rin silang ganito. Ano yun? Ang mga taga-Kreta kailanman ay mga sinungaling, masasamang hayop, matatakaw na mga tamad. Aklat po ng Tito chapter 1, verse 12 to 14. Kaya sinasabi niya po rito, ang patotoong ito ay tunay dahil dito'y sawayin mong may kabagsikan. Sabi po rin, sawayin mong may kabagsikan. Sila upang magpagaling sa pananampalataya. Upang matuto. Upang maging mahusay sa pananampalataya. Upang maging totoo sa mga sarili. Totoo sa pananampalataya. Walang tinatagong lihim. Sapagkat wala naman tayong may lihim sa Diyos. Wala naman tayong bagay na maitatago sa Kanya. Ginagawa man natin na ito ng lihim o hayag sa ating mga sarili, hindi natin ito maitago sa Panginoon. Sabi po rito, sawayin mo sila. Sabi po rito, ang patotong ito ay tunay dahil dito'y sawayin mo silang may kabagsikan. Dahil kung hindi natin iaano ang mali, sasaway ng mali, makikinig na lang ang tao sa mali at mamumuhay na lamang ang tao sa mali. Ayun yung nakakatakot mga kapatid, lalo na sa mga nananampalataya. Lalo na doon sa mga kapatid natin na nakakilala na sa Panginoon. Dahil kung sino man tumalikod sa pagkakilala sa Panginoon, mababasa po natin mamaya at nadadaanan po natin, nakakatakot na yung magiging kalagayan nila. Salamat po sa Panginoon. Hallelujah! Sabi pa po rito sa verse 14, na huwag mga kinig sa mga kata ng mga Hudyo at sa mga utos sa mga tao, ng mga tao na nagsisingasinsay sa katotohanan. Sabi po rin, huwag na natin pakinggan yung mga bagay, yung mga katahanang Hudyo, mga utos ng mga tao na nalilihis sa katotohanan. Sapagkat ang maling turo ay magdedireksyon din sa atin sa maling pamumuhay, sa maling pananampalataya. Kaya nga, tayong mananampalataya. Sabi naman, ay Brother Romulo, eh hayaan mo sila. Kanya-kanya naman ang kaligtasan. Kanya-kanya naman ang pagharap sa Panginoon, mga kapatid. Bilang mananampalataya at bilang mga anak ng Diyos, hindi po tayo nabubuhay para sarili lamang. Hayaan niyong hiramin ko yung kanta sa kabilang ano po sa dating pananampalataya. Sabi po doon sa kanta, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos ng pag-ibig niya. Tayong lahat. Kaya nga mga kapatid, may pakialam tayo. Lahat tayo ay may pananagutan, lalo tigid doon sa mga kapatid nating mananampalataya. Sawayin natin sila. Kung nakikita natin, nalilihis yung landas sila. Nalilihis sila sa katotohanan. Panumbalikin natin sa pananampalataya. Bilang tayo yung mga pinagkatiwalaan ng Diyos, ng salita niya, pinagkatiwalaan niya, ng aral na mabuti, aral na dapat sana'y magiging daan upang patuloy na maging tapat yung ating pananampalataya, maging totoo tayo sa harapan niya. Hindi tayo mapagkunwari. Binabago tayo ng salita niya bawat araw. O baka naman may pagkakataon sa mga buhay natin, kaya hindi tayo makasaway dahil alam natin sa sarili natin na mayroon din silang maiipintas para sa atin. Ito yung nakakatakot, ano mga kapatid? Ito yung isa sa mga bagay na umahadlang sa mga mananampalataya. Hindi niya masaway-saway yung kanyang kapatid, o hindi niya masawata yung kanyang kapatid na lilihis ang katotohanan, gumagawa ng mga bagay na patungo sa kaligtasan dahil alam niya sa sarili niya, may ibubuntun din sa kanya yung kanyang kapatid. Ito yung sinasabi sa ikalawang Timoteo, chapter 2, verse 15. Pag sumakapan mong humarap ng subok sa Diyos, manggagawang walang anumang kaiikaihiya na gumagamit ng matuwid na salita ng katotohanan. Ikalawang Timoteo, chapter 2, verse 15. Pag sikapan mong humarap ng subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikakahiya na gumagamit ng matuwid na salita at katotohanan.
Sa pagsaway din natin, kailangan may mahinahon tayong puso. Hindi pagalit. Sabi nga ni Apostol Pablo kay Timoteo, yung matatanda sa iglesia, pangaralan mo o pagsabihan mo na parang mga magulang mo. Ganon din sa mga matatandang babae o sa mga kabataan, nakababatang babae, pangaralan mo sila o pagsabihan mo sila ng parang nakababatang kapatid. May pagpapa? Kumbaba, mahinahon, puso. At sabi po rito, pagsikapan mong humarap sa Diyos, magagawang walang anumang dungis, ikakahiya na gumagamit ng matuwid na salita ng katotohanan. Ano ba yung salita ng katotohanan? Salita ng Diyos, mga kapatid. Ito yung makapagtutuwid sa atin. Kaya nga kung tinutuwid tayo, minsan nga kasi, kapag tinutuwid tayo, ano? Ang sakit. Lalo kapag alam natin talagang mali. Noong mga panahon, hindi pa talaga ako nagtatalaga ng buhay. Nasasabi ko, bakit kaya si pastor ay minsan parang ang KJ. Patawarin ako ng Panginoon. Ano? Kasi nung mga bago-bago mananampalataya pa, eh, talagang bakit ang higpit-higpit ni pastor minsan? At naunawaan ko ng bandang huli, napakalaki pala ng pananagutan nila para sa ating mananampalataya na iniingatan niya. Nakasulat po kasi ito sa Aklat po ng Gawa, chapter 20, verse 28. Sabi po doon sa mga lingkod ng Diyos, sa nangangalaga sa isang iglesia, Gawa, chapter 20, verse 28, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawa na iniligay ng Espiritu Santo sa inyong pangangasiwa. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos sa kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. So bakit kung bakit sinasaway tayo? Alam, minsan talaga masakit eh. Pero salamat sa Diyos dahil nasasaktan tayo. Salamat sa Diyos dahil tinuwid tayo. Salamat sa Diyos dahil nangatuto tayo doon sa pagtutuwid na yun. Nangatuto tayo. Dahil yung mga panahon hindi pa talaga malalim sa pananampalataya, nakikipiesta pa, sumasayaw pa sa mga sayawan. Siyempre, ang mga lingkod ng Diyos, hindi matutuwa sa atin yan. Sasawin at sasawin tayo. Kaya yung mga tao o mga kapatid natin sa mga panahon ito na ganyan yung isinasapamuhay nila. Wala naman tayong magagawa sa mga buhay natin kung ihiwalay natin yung sarili natin sa Diyos. Tayo rin naman ang mapapahamak. Tayo rin naman ang haharap sa hukuman ni Kristo. At kalunos-lunos naman na tayo mapunta doon sa dagat-dagatang apoy. Nakakilala na tayo sa Panginoong Jesus. Nakakilala na tayo ng katotohanan. Lumihis pa tayo. Bumalik pa tayo sa karumihan na ating ginawa dati. Di ba't karumaldungal naman? Kasuklam-suklam naman. Sayang! Yung sinimula nating magandang pananampalataya, unang pag-ibig natin sa Panginoon na dapat sana lumalago na ngayon dahil nga sa pride, dahil sa ego, ayaw mo magpasaway, ayaw mo magpadisiplina, nalihis ka sa katotohanan. At napakarami nating kapatid, may mga lingkod pa nga ng Diyos, mga tumatayong leader sa isang iglesia na nalihis sa pananampalataya, nalihis sa kanilang mga pananampalataya. Nagpatuloy po tayo. Sabi po rito, doon sa mga taong itinutuwid, ano yung sabi ng Santiago chapter 1 verse 21? Kaya't iwalay ninyo ang lahat ng karumihan at pag-apaw ng kasamaan at tanggapin ninyo ng may kaamuan ang salitang itinatanim ng makapagliligkas ng inyong kaluluwa. Tanggapin daw po natin yung pagdidisiplina. Tanggapin natin yung pagtutuwid. Tanggapin natin yung mga salitang itinatanim sa atin dahil ito'y makapagliligtas ng ating kaluluwa. Masakit ang salita ng Diyos kapag minsan tumatama sa atin. Masakit talaga dahil ito yung magkabilay tanim, sabi po sa ng aklat ng Hebreo. Masakit minsan. Ngunit sinasabi nga ni Apostol Pablo kay Timoteo, ipangaral mo. At katungkulan po natin ipangaral, katungkulan po natin sumawata kung nakikita natin yung ating kapatid ay naliligaw ng landas. Walang patutunguhan yung buhay. Walang patutunguhan yung kanyang ginagawa. Dahil mapagkakatiwalaan ang salita. Mapagkakatiwalaan ang aral ito. Aklat po ng Tito, chapter 3, verse 8. Mapagkakatiwalaan ang aral na ito, kaya't nais kong buong tiyaga mong ituro ito sa mga nananalig sa Diyos upang ilaan nila ang kanilang sarili sa paggawa ng mabuti na siyang karapat-dapat at kapaki-pakinabang sa mga tao. Aklat ng Tito, chapter 3, verse 8. Mapagkakatiwalaan ang aral na ito, kaya't ang nais ko'y buong tiyaga mong ituro ito sa mga nananalig sa Diyos upang ilaan nila ang kanilang sarili sa paggawa ng mabuti na siyang karapat-dapat at kapakipakidabang sa mga tao. Mapagkakatiwalaan ang aral, mga mapagkakatiwalaan talaga ang salita ng Diyos. Ito yung buhay.
Ito'y makapangyarihan. Ito'y bumabago ng puso. Kaya nga mga kapatid, ang salitang born again na hindi lang basta samahan, hindi lang basta ito tinanggap natin sa ating sarili na ako'y born again. Ito'y isang bagay na dapat isinasapamuhay. Ito'y isang dapat lifestyle natin mga kapatid. Isang magandang patutuo dapat ay isang born again na ako'y born again. Nakikita sa mga buhay natin, may daladala kang isang napakagandang patutuo na makapagbabago ng kaluluwa ng iba, makapaghihikayat ng mga hindi pananampalataya. Paano ka makakapaghikayat kung yung salitang born again ay titulo lamang para sa iyo at hindi ito talaga pagsasabuhay? Hindi mo ito nasasapamuhay. Hallelujah! Kaya habang may panahon pa at hindi pa dumarating ang Panginoon, kung tayo man ay nalilihis sa pananampalataya natin, nanlalamig, patuloy na umiikli na yung panahon natin sa pagbabalik loob sa Diyos. Gawin na natin yung pinakamabuti natin sa mga panahon na ito. Andiyan na mga sign, sabi nga doon sa kanyang mga salita, hanggat hindi na ipangaral ang buong salita sa sanlibutan, mga kapatid, halos sa papangaral na ito sa mansulok ng sanlibutan, lalo kung may signal, may cellphone, dahil nagagamit ang social media, nagagamit ang mga platform para maipangaral ang salita ng Diyos, katulad ng ginagawa natin sa umagang ito. FB Live. Nandiyan ang TikTok, nandiyan ang YouTube, nandiyan ang Facebook para maipangaral, maipahayag ang salita ng Diyos. Hallelujah. Nandiyan ang mga sign. Isipin mo yung mga deserto biglang babaha na hindi naman natin naiisip noon na babaha yung mga deserto na yan. Mga kalabatan ng lindol, masasamang panahon. Kaya mga kapatid, habang maaga pa sa mga buhay natin, kung nakikita natin yung ating kapatid, binibigyan tayo ng karapatan ng Diyos sa tumuwid doon sa mga kasamahan natin o sa mga kapatid natin na hindi nalilihis sa pananampalataya. Ano pa pong sabi ng Diyos? Dito po sa aklat ng ikalawang Pedro, chapter 2, verse 20. Ano pong sabi po rito? Hallelujah. Aklat ng Pedro, chapter 2. Ito yung mga taong nakakilala sa Panginoon. Anong mangyayari sa kanila? Kapag hindi sila nagpatuwid, hindi sila tumanggap ng magagaling na turo, hindi na sila nagpadisiplina, tuluyan na nilang kinalimutan, tinalikuran ng pananampalataya. Ang sabi po rito, sapagkat kung nakatakas na sa kasamaan ng sanlibutan ang mga taong kumikilala kay Jesucristo na Panginoon at sa Panginoon na tagapagligtas, ngunit muli silang maakit sa dating masamang gawain at tuluyang mahulog dito, ang magiging kalagayan nila ay masahol pa kaysa dati. So, mga kapatid, huwag lang sana nating hayaan yung mga kapatid natin, kapatid sa iglesia, kapatid sa pananampalataya, kapatid kay Kristo, na tuluyang mahulog sa pagkakasala. Sabi po rito, ano pa pong sabi po roon? Ngunit muli silang maakit sa dating masamang gawain na tuluyang mahulog dito, ang magiging kalagayan nila ay masahol pa kaysa dati. Mabuti pang hindi na nila nalaman ang daang matuwid kaysa pagkatapos malaman ang banal na utos na itinuro sa kanila ay talikuran nila ito. So binabanggit pa po doon sa bandang baba na para silang mga baboy na dating nasa putikan, paliguan mo lang ng paliguan, babalik at babalik sa putikan. Sabihin mang nagiging asal hayop. Supposed to be hindi dapat dahil mga tao tayo, hindi tayo nag-aasal hayop. Kaya sabi roon ni Apostle Pablo kay Tito, sawayan mo silang may kabagsikan. Kung kinakailangan masaktan ang damdamin, kung ito naman ay makakapagpatuwid sa kanila, makakapagbalik sa pananampalataya, bakit hindi? Malapit nang dumating ang Panginoon. Hindi na ito yung panahon na dapat tayong magpapaisi-isi sa pananampalatayang ito. Magpapakalumay-lumay lang. Parang isigulaki lang tayo. Pasimba-simba-simbawi lang, simba-simba-uwi. Wala tayong ginagawa para pagyaman yung pananampalataya natin. Wala tayong ginagawa para patuloy na lumago yung buhay pananampalataya natin at mga wala na tayong pakialam sa buhay na ginagalawan natin. Malaki yung pananagutan natin sa mga kapatid natin. Sabi ko nga kanina, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Wala ring mamamatay para sa sarili lamang dahil lahat tayo may pananagutan sa ating mga kapatid. Sabi nga dun, pangaral mo ang salita, napapanoon man o hindi, pangaral mo, pangaral natin. Salamat sa Panginoon dahil binibigyan tayo ng karunungan ng Diyos, binibigyan tayo ng kaalaman sa pamamagitan ng kanyang mga salita upang patuloy nating ma-share ang salita ng Panginoon.
upang patuloy nating maipahayag ang kanyang banal at makapangyarihan salita. Bilang mananampalataya, ito'y responsibilidad, obligasyon nating ma-share sa kanila. Huwag tayong maging makasarili sa mga buhay natin. Huwag nating isipin na personal naman ang kaligtasan. Kanya-kanyang harap naman sa Panginoon yan. May pananagutan tayo sa bawat isa. Sabi nga rito, ingatan ninyo ang inyong sarili, ang buong ikawan na iniligay ng Espiritu Santo sa inyong pangangasiwa. Bilang nakakilala na tayo sa Panginoon, nakakilala na tayo ng mabuti at masama. Alam na natin yung pananampalataya natin, pangalagaan natin. Huwag nating hayaang agawin ng kaaway. Huwag nating hayaang hatakin muli sila ng kaaway. Maibalik sa dating pamumuhay nila. Alam naman natin mga kapatid, kapag tayo ng lalamig, lumilis tayo sa Panginoon, nagiging masalimuot yung pamumuhay natin. Nawawala tayo ng kapayapaan. Nawawala tayo ng pagnanasa sa mga puso po natin. At dalangin ko, naway, patuloy tayong punuin ng Diyos ang pagnanasa sa paglilingkod sa Kanya. Punuin tayo ng Diyos sa mga buhay na ito ng patuloy na pagnanasa ang makapaglingkod siya, na may kagalakan, makapaglingkod sa Kanya, na may patuloy na may ano tayo, may kaligayahan. Ginagawa natin ito dahil mahal natin ang Panginoon. Ginagawa natin ito dahil ito yung tinitibok ng ating mga puso. Ito yung ninanasa ng ating mga espiritu. Ito yung ninanasa ng ating mga buhay. Nakapaglingkuran siya habang may lakas. Habang may hininga tayo. Salamat sa umagang ito. Salamat sa kanyang mga salita. Pinagpala po ng Diyos, pagpalain po tayo ng Diyos sa umagang ito. Nawa ang mga salitang ito ay nagbigay ng hamon sa ating mga kapatid. Doon sa ating tema, na go believe in experience mga kapatid. Patuloy po tayo magnasa ng mga paglingkod sa ating mga kapatid. Sa pananampalataya, sa kapatid sa sanlibutan ito, mas marami tayong kaluluwang maipasalubong sa Panginoon kapag dumating na yung kanyang muling pagbabalik. Ang muling pagbabalik niya, mas marami tayong kaluluwa, mas maganda. Mas marami tayong may ipa sa lubong sa ating Panginoon. Salamat po sa umagang ito. Salamat sa kanyang mga salita. Salamat sa patuloy na pabor na ito. Pagpalain po tayo ng Diyos, tayo po'y manalangin sa umagang ito. Hallelujah. Patuloy ka po namin pinupuri, pinasasalamatan aming Ama, aming Diyos. Sa umagang ito, sa inyong kabutihan at pagpapala sa aming mga buhay, tapat ang inyong mga salita, tapat ang inyong mga aral, Panginoon, ang makapagtutuwid sino mang nalilihis sa amin sa katotohanan. Lord God, patuloy po namin magampanan, Lord God, ang lahat ng mga gampanin po namin sa pananampalatayang ito. Anumang ministeryo ang pinagkatiwala po namin ninyo, Panginoon, sa aming mga buhay, mapagtapatan po namin ito, Panginoon, mapagyaman po namin ito, mapagsumikapan namin magawa at makasunod po kaming patuloy sa inyong dakilang kalooban. Patuloy niyo, Panginoon, punuin ang pagnanasa ang aming mga puso, ang aming mga buhay, aming mga sarili, aming mga espiritu, na mapaglingkuran kayo, Panginoon. Patuloy namin magawa yung pinakamabuti namin paglilingkod. Hallelujah, habang namumuhay at nakikipagsapalala na sa sanlibutan ito. Patuloy niyo po kami pabigyan ng lakas ng loob, Panginoon, ng karunungan, ng kalakasang nagbumula sa inyo. At patuloy kami magpasako, Panginoon, sa inyo lamang, Panginoon. Hallelujah. Ang lakas at pakikipagbakal, Panginoon, na ginagawa po namin sa sanlibutan ito, patuloy po namin hinihiling sa inyo na kayo ang magkaloob, Panginoon, ng lahat ng bagay na aming pangangailangan. Ano mang pagsubok, Panginoon, hallelujah, ano mang sitwasyon ng buhay meron ng aking mga kapatid sa umagang ito, patuloy mo silang tulungan, Panginoon. Abutin, Panginoon, lahat ang inanasa ng kanilang mga puso sangayon sa inyong kalooban. Ano man ang kanilang pangangailangan, Panginoon, alam po namin na hindi maikli ang inyong mga kamay upang hindi sila maabot, upang hindi sila matugon, Panginoon, hallelujah. Kay Diyos na tapat, kay Diyos na dakila, kay Diyos na naglalaan, Panginoon, kumakatagpo ng lahat ng aming pangangailangan. Sa bawat araw po ng ito, Panginoon, patuloy po naming magawa ang pinakamabuting paglilingkod sa isip, sa salita at sa gawa, Panginoon. Magampanan po namin, Panginoon, ang lahat ng inyong pinapagawa sa amin. Hallelujah. Patuloy po kaming magbigay, Panginoon, ang magandang patutuo sa lahat, Panginoon, na nakakikita po sa amin, Panginoon. Hallelujah. Patuloy po naming magawa yung pinakamabuti. Dalangin ko po, Panginoon, sa lahat ng aming namiminuno, Panginoon. Patuloy niyong pagpalain, Panginoon, ang Pastor Joseph, Panginoon, Pastor Joseph Masaredo. Patuloy mo siyang bigyan ng kalakasan, mahabang buhay pa, Panginoon, na ipaglilingkod, Panginoon, sa inyong banal na ubasan, Panginoon. Hallelujah. Patuloy mo katagpuin, Panginoon, ang lahat ng kanyang ninanasa ng kanyang puso sa bawat paghakbang ng kanyang mga paa, Panginoon. Patuloy mo siyang ingatan, Panginoon. Balutin mo siya ng iyong kapangyarihan mula ulo hanggang talampakan. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat, Panginoon, ng district supervisor, Panginoon. Pagpalain mo ang kanilang mga buhay, Panginoon. Sa bawat pagmi-ministeryo po nila, patuloy mo silang ingatan, Panginoon, patnubayan ang kanilang pamilya, Panginoon. Huwag niyo po, Panginoon, hayaan silang sirain ng kaaway, Panginoon, ang mga relasyon, Lord God, hallelujah.
Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng kapastoral, Lord God. Hallelujah. Sa kanilang mga buhay, Panginoon, ang kanilang mga pamilya, tinatangkili, may mga negosyo man sila, may mga trabaho, Panginoon, sa lahat ng kanilang ginagawa, Lord God. Hallelujah. Samahan mo sila, pangunahan mo sila, pagpalain mo sila, Panginoon. Hallelujah. Sa anumang aspeto ng pangangailangan, financially, materially, spiritually, emotionally, physically, mentally, Panginoon, pagyamanin mo sila, Panginoon. Hallelujah. Patuloy niyong buksan, Panginoon, ang durungawan ng langit. Ibuhos ang masaganang pagpapala sa lahat ng aking mga kapatid na nakakapakinig, nakakapanood ng FB Live na ito, Panginoon. Hallelujah. Sa bawat may trabaho sa araw na ito, patuloy mo po silang ingatan sa kanilang paglalakbay, anuman ang kalalagayan, anuman sitwasyon nila, Panginoon, sa umagang ito, pagpalain niyo sila, Panginoon. Let your traveling mercy patuloy na maranasan ang lahat na naglalakbay sa umagang ito. Saan man sila patungo, Panginoon. Hallelujah. Ang patnubay, ang pag-iingat, Panginoon. Let your peace, your mercy and grace, Panginoon, mag-multiply sa bawat buhay po namin, Panginoon. Hallelujah. Patuloy niyo po, Panginoon, pag-ingatan ang bawat iglesia, Lord God. Hallelujah. Bawat magalingkod ninyo, manggagawa. Hallelujah. Bawat na mananampalataya, Panginoon. Pagpalain mo po, Panginoon, ang buong banner ng Door of Faith Church, Panginoon. Dito sa Pilipinas hanggang sa ibang bansa, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng ebanghelista, Panginoon. Ang lahat ng missionary, Panginoon. Katagpuin mo ang kanilang pangangailangan sa bawat paglakad nila. Alam namin, Panginoon, kay Diyos sa patuloy na magpo-provide ng lahat ng kanilang pangangailangan higit sa pangangailangan, Panginoon. Financial, Lord God. Hallelujah. Salamat po sa inyo sa umaga pong ito, Panginoon. Nawa ang mga salitang nahayag sa umagang ito nagbigay ng panibagong hamon. Kalakasan, Panginoon. Maisa pa muhay po namin, Panginoon, ito. Maisa puso po namin. Patuloy, Panginoon, na naming lakaran ang lahat ng inyong mga salita. Mga aral na patuloy na magbibigay sa amin ng kalakasan. Mga aral na magbibigay po sa amin ng kaligtasan. Hallelujah. Mga aral na patuloy na magliligtas sa aming mga kaluluwa. Salamat po sa inyo, Panginoon, aming Ama, aming Diyos. Salamat po sa inyo sa umaga pong ito. Muli, binabalik po namin sa inyo ang pinakamayamang papuri. Pasasalamat, pagdakilang pagsambat, pagluwalati sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen at amen. Salamat po sa umagang ito. Salamat mga kapatid. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Sumainyo po ang kapayapaan. Purihin ang Diyos. Salamat sa Kanya.